y doy historia. Ni Mariante de Barrio. Ay. Yung tungkol po sa lason, totoo po yun. Yung ginagawa po ni Nakalista at Senyora Soraya na panglalasong kay Maria. Mamamatay ako. Pero, ganon din si Maria na taga-baryo. Walang makapagliligtas sa kanya. Mula sa mga lason, wala. Ako lang naman ang ipapakulong nila, hindi ba? Hindi nila magagawa yon. Salamat sa Diyos. Kumusta na siya? Patay na. Patay na! Si Senyora Soraya, ang iyong anak, ay nagpakamatay. Ngayon ang panahon para pumili ka sa amin, Maria. Ayaw kitang masaktan. Sige na, sige na. Hindi mo na kailangan ituloy sasabihin mo. Siya na nga, si Luis Fernando. Sige. Kung ganun, ay aalis na lang ako rito sa bahay. Mamumuhay na lang ako mag-isa. Sa ngala ng Diyos at ng simbahan, binabasbasan ko kayo ngayon bilang mag-asawa. Hi, Vladdy! Anong ibig sabihin nito? Nakabalik ka na, mahal ko. Nakansila ang biyahe ko. Kung ganun, kailan ang biyahe mo? Teka, anong problema, Luis Fernando? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Hindi kita maintindihan. Tinitiya ko sa... Sinungaling! Hinihintay mo ang pag-alis ko para pwede na kayo magsama bilang magkalaguyo. Sinong dumating, Carlota? Si Senyorito Luis Fernando. Hindi natuloy ang biyahe niya. At si Maria Tagabaryo ay naroon sa loob ng kwarto kasama si Senyorito Vladimir. Ay, magandang palabas sana ito. Sayang lang at kailangan kong umalis. Plano ninyong dalawa ito. Magpapaliwanag ako, kuya. Malinaw ang nakita ko. Mahal ko, pakiusap. Wala akong siyempre, ginagawa. Siyempre, iniisip niyong dalawa na aalis ako na walang alam. At madali ninyong magagawa ang kahit na ano. Hindi. Nagkaroon man lang sana kayo ng konting hiya. Lalo ka na, Maria. Hindi mo na ginalang ang pamamahal mahal na ito. Mahal ko, pakiusap. Nagkakamali ka. May paliliwanag namin ni Maria ang lahat. Ayokong makarinig ng mga paliwanag. Pwes, sasabihin ko pa rin sa'yo ang totoo. Huwag mong ipilit. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Nakikiusap ako, mahal ko. Sandali! Umalis ka na, Vladimir. Pakiusap. Kailangan natin siya makausap, Maria. Para malaman niyang mali siya. Ako na ang gagawa nun. Mas mabuti pang umalis ka na, ha? Kung hindi na tayo ulit magkikita, sana ay maging masaya ka sa biyahe mo, Vladimir. Pakikumusta na lang ako sa mga magulang mo. Pasensya ka na sa naging problema ngayon, hindi ka na dapat nadamay. Sige, Maria. Alis na ako. Gaya lang din siya ni Brenda. Ganun din si Soraya. Tulad din siya ng lahat. Ano ba nangyari, Maria? Hindi kami nagkaintindihan, Aling Lupe. Terrible ang nangyari. Bumalik si Luis Fernando dahil hindi natuloy ang biyahe niya. At pagkatapos noon, pumasok siya rito. Nagpaalam ako kay Vladimir na naghahanda na sa pag-alis niyo sa Sabado at... Ano yung sinasabi mong hindi kayo nagkaintindihan, Maria? Si Vladimir, binati niya lang ako sa kasal namin at wala raw siyang sama ng loob. Mabuti ang intention ko at nagpapasalamat ako habang yakap ko siya. At eksaktong dumating si Luis Fernando at... At ibang iniisip niya? Aling Lupe, ang akala niya hinihintay namin ni Vladdy na makaalis siya para magawa namin ang gusto namin bilang magkalaguyo. Ay, Panginoon ko, nakita ko si Senyorito na pumasok sa dati niyang kwarto. Iha, kailangan gumawa ka ng paraan. Ipaunawa mo sa kanya na hindi lang kayo nagkaintindihan. Yun ang kailangan kong gawin, Aling Lupe, ang kausapin siya. At gagawin ko na yun ngayon mismo, kahit hindi siya makinig sa akin. Luis Fernando, kailangan nating mag-usap. Huwag ka na magsalita. Hindi totoo ang iniisip mo sa amin ang kapatid mo. Magkaibigan lang kaming dalawa ni Vladimir. Maniwala ka naman. Makinig ka. Walang mali siya ang pagtingin niya sa akin. Totoo yun. Nandito siya para magpaalam sa akin, para bumati sa kasal natin. Talaga? Kaya pala mahigpit ang yakapan ninyo. Maniwala ka, walang mali siya ang yakap na yun. May gusto siya sa'yo. Hindi yan totoo. Oo, gusto kanya. Kaya pala hindi ka na nagreklamo.
nang sinabi ko sa'yo na matagal tayong hindi makikita. Ano? Pero iba ang dahilan nun. Bigong-bigo ako sa'yo. Tulad ka rin ni Brenda. At ni Soraya. Papalit-palit ka ng lalaki. Wala din na hindi ko siya mahal. Dahil ikaw ang mahal ko. Pare-pareho lang kayo mga babae. Mga traidor, mga silungaling, mga ipokrita. Tulad ni Brenda, tulad ni Soraya. Mabuti na lang at nalaman ko agad. Pero... At dahil hindi pa ako makakali sa Mexico, sa hotel na muna ako tutuloy o kahit saan pa para malayo sa'yo. Ayaw na kitang makita pa. Luis Fernando! Senyorito, makinig kayo sa akin. Pakiusap. Anong kailangan mo, Lupe? Nagkakamali kayo ng iniisip tungkol kay Maria. Pinagtatanggol mo pa siya. Kung hindi mo pa siya kilala, makikilala niyo rin siya. Ay, hindi po siya. Tulad ng iniisip niyo. Taksin si Maria! Patay na siya para sa akin. Wala na akong pakialam sa kahit anong tungkol sa kanya. At sa mga magulang ko, wala kang sasabihin sa kanila, Lupe. Binabalaan kita. Hindi ba nakaalis na dapat si Senyorito? Hindi, Pilifa. Nakansel ang biyahe niya. Bumalik siya at... May nangyari ba, Lupe? Malaking problema, Pilifa. Isang trahedya. Ayaw na kitang makita pa ulit. Ayaw na kitang makita kahit na kailan. Ayaw niyang makinig sa'yo, ano, Maria? Ayaw niya, Aling Lupe. Hindi niya naiintindihan. Walang makapagpaliwanag sa kanya kung ano ang totoo. Ay naku, huwag kang mag-alala, Maria. Magiging maayos din ang lahat. Pahigain mo muna siya, Lupe. Ay tama ka nga, Filipa. Sige na, mahiga ka muna, iha. Halika na, sige na. Ay, Diyos ko! Maria! Ay, naku, Maria, ano nangyari sa'yo, iha? Ay, Diyos ko! Maria! Maria! Ay, Diyos ko, Maria! Maria! Ay, Diyos ko, Maria, ano nangyayari sa'yo? Filipa, sabihin mo kay Urbano tawagan kaagad ang doktor ni Maria. Sige. Si Dr. Suarez. Oo. Maria, iha, ano nangyayari sa'yo? Maria, gumising ka. Buisit. Tulad din siya ng iba. Pero hindi. Wala nang ibang babae ang manluloko pa sa akin ulit. Hindi sila karapat-dapat. Wala silang kwenta. Ayos naman ang lahat, Vladimir. Si Luis Fernando. Mas kalmado na siya ngayon. Mukhang naiintindihan naman niya. Mabuti naman. Sabi mo lang sa akin nararamdaman mo. Kung kailangan mo ko, tawagan mo ako, please. Huwag kang mag-alala. Salamat sa pagkumusta mo sa akin, Vladimir. Paalam. Mawalang galang na po. Narito po kayo ng doktor. Kumusta? Kumusta? Hindi. Hindi ako babalik sa Mexico sa loob ng mahabang panahon hanggang sa makalimutan ko siya. Hanggang sa makalimutan ko si Maria na taga-baryo. Ay, ano pong nangyari sa akin, Doktor? Isang magandang balita, Maria. Nagdadalang tao ka. Mabuti na lang at hindi pa kami nagkakaanak. Kung sakali ay matatali ako sa kanya, hindi ko man lang malalaman kung sa akin ba ang bata o sa kapatid kong si Vladimir. Salamat. Dito po tayo. Mukhang masaya ka, iha. Magkakaroon na ako ng anak. Pero bakit ngayon pa? Sa ganitong sitwasyon... Ano naman ang problema doon? Sa sitwasyon naming dalawa ngayon ni Luis Fernando. Laging may solusyon. Pag nalaman niya ito, mag-iiba rin ang tingin niya sa lahat. Sa palagay mo ba kailangan niya agad malaman to? Sa lalong madaling panahon, Maria. Pero paano natin siya hahanapin ngayon, Aling Lupe? Ngayon din mismo ay sisimulan ko ng tawagan ang lahat ng pinakamagagandang hotel sa Mexico. Baka mahanap ko siya sa mga yon. Huwag ka na mag-alala, iha. Buntis ako. Sigurado ka ba, miss?
Sige, salamat. Pasensya ka na. Hello. Maaari bang malaman kung may naka-check-in sa inyong nagngangalang Señor Luis Fernando de la Vega? Sige, oo, maghihintay ako. Nahanap mo na ba siya, Lupe? Hindi, Felipa. Natawagan ko na halos lahat ng pinakamagagandang hotel sa Mexico. Sige, sige, ano yon? Wala? Ay, pasensya na sa abala, ha? Ay, problema ito. Nagiging komplikado pa ito. Pakiusap, Felipa. Ituloy mo ang pagtawag ko. Kumustahin ko lang si Maria. Sige. Ay, anak ko, gaano ka na ba kalaki ngayon? Nahanap niyo na ba si Luis Fernando? Sinasabi ko na nga ba't imposible to? Siguradong uuwi na rin siya anumang oras ngayon. Hindi siya uuwi. Pero bukas pupuntahan ko siya sa airport. Pupunta ka sa airport, Maria? Pero delikado sa kalagayan mo. Ay, hindi ako makapaniwala magkakababy na ako, Aling Lupe. Anak to ni Luis Fernando. At kailangan niya itong malaman. Anak niya to.